isda, karne at gulay. Sari-saring putahe ang pwedeng pagpilian ng mga parokyano sa karinderyang ito sa Maynila. Sabi ng cook na si Jovi, metikuloso sila sa inilalakong pagkain, lalo na kung paano hinahanda ang mga ito. Tamang timpla lang, ma'am. Tamang sangkap, hindi maalat. Pinapakuluan ko muna yung mga baboy. Kinukuha ko yung sabaw niya para hindi siya mataba. Payo ng mga eksperto, siguraduhing huwag lalabis sa pagkonsumo para maiwasan ang mga sakit. Binamantayan pa rin ng DOH ang COVID-19 at influenza-like illnesses. Pero sa ngayon, ang malaking hamon sa ahensya ay yung kung tawagin ay lifestyle diseases. Yan na kasi yung mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng maraming Pilipino. These are called lifestyle diseases because after your lifestyle of good eating, no exercise, obesity, it eventually gets to you by the time you're 50 or 60. Ang daming problems. COVID is getting high, but yes, during the holiday season, this heart attacks, diabetes, and stroke happen as well. Sabi ng isang cardiologist, nangyayari ang heart attack kapag nagkakaroon ng bara sa isang heart artery, habang ang stroke naman ay yung pagbara o pagputok ng brain artery. Major risk factors para sa naturang mga sakit ang alta presyon, diabetes, mataas na kolesterol, paninigarilyo, at family history. So if you have these risk factors, sometimes, even if you lead a very healthy life, you could still be a victim of a heart attack. There are other minor factors. If you look at gender, men will always be more likely to have heart attacks than women. We cannot change that. And then age is also a factor. Pero meron ding tinatawag na outliers o mga nasa 30s hanggang 50s at kung minsay pati teenager na nagkakaroon nito. Ayon kay Dr. D, malaking bagay ang dami ng kinakain at pumapasok sa katawan. Especially Christmas, you have to attend so many social occasions and each occasion is filled with, you know, great food. We also have people who exercise less and less over time. Kaya apela ng mga eksperto sa publiko, gawin ang lahat in moderation. Mapapagkain, inumin at physical activities at iwasang ma-stress. Stress can be managed by change in mindset. Stress is not what the world does to us. It's how we interpret the things that the world does to us. Bawal yung mga ma-foods. Bawal yung mataba, maalat, at matamis. Napakahalaga po talaga ng mindful eating, yung tinatawag nating mindful eating and self-control ngayong holiday season. So kumain po tayo ng ayon sa pangangailangan. Kumuha lang ng pagkain na kaya mong ubusin. Dagdag ng National Nutrition Council, mas healthy rin ang mga alternatibong paraan ng pagluluto tulad ng pag-roast, pag-ihaw o steam ng pagkain. Ara Perez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.